Okay guys, nandito tayo ngayon sa Piswan si San Lorenzo Annex, no? So mayroon tayo ditong Electrolux automatic washing machine. Ito yung T-drive na Electrolux, no? Ito yung mga sinaunang modelo, no? So ang problema nito guys, hindi na siya nag-spin kahit sa wash guys. Pag umiikot na siya, kumahampas na siya sa body, no? Malakas na yung hampas sa body, parang natatanggal na yung takip, no? Kapag nag-ikot na siya, no? Pag nag-start na siya mag-was, no? So, ang gagawin natin, guys, papalitan natin ito ng suspension rod, no? Kasi ito yung papalit natin, guys. Ito yung bago, no? Kasi yung mga suspension rod nito, guys, may problema na. Kaya naghahampas na siya sa body, no? So, matagal na rin itong model na ito, no? So, halos 20 years ago pa ito, no? Yung mga ito. Pero matibay yung mga washing machine na ito, guys, no? So ayan, tinanggal natin yung top cover. May dalawang screw lang yan guys sa likod. Then itong kanyang suspension rod, nakasabit lang naman yan dito sa kanyang harapan. Pero doon yung sa ilagay, idadaan sa ilalim, no? Kasi ano siya, kailangan nyo siya itusok doon sa ilalim pataas, no? So gagawin nyo, pahigayin nyo lang siya ng konti para makuha nyo yung suspension rod, no? Then itusok nyo rin yung bago at saka isabit, no? So sa mga ganitong pagkataon guys, ang problema ng washing ay kapag nag spin dry na or nag wawas na, umikot na siya, kumahampas na yung yung loob, no? Yung drum sa body, no? So yan, ito yung bago guys na ipapalit natin, no? So sa mga nagtatanong sa mga ganitong model, no? Ito ang sukat po nito ay 55 cm, no? Yung ating suspension rod dito, no? So yan, so papalitan natin ito guys para bumalik ulit siya sa tamang ano. So ito yung bago natin guys. Ang gagawin natin, tutusok natin siya sa ilalim, no? So bago po natin siya ilagay, lagyan natin ng grasa or grease para hindi magingay yung ating suspension rod. So every time na nagpalit kayo guys ng suspension rod, lagyan nyo po ng grasa, no? Para hindi siya magingay. Kasi minsan pag walang grasa, pag bago, nag-iingay, no? Kasi tuyo siya, walang grasa. Tulad nito guys, bagong-bago. So wala pa siyang grasa, no? So lalagyan natin siya para smooth yung takbo ng ating washing machine, no? So yan. So ulitin ko po, ang sukat ng suspension rod nito ay 55 cm, no? So yun po ang sukat nitong washing machine na ito, no? So ayan. So nilalagyan lang ng kasama natin ng mga grasa, yung mga bagong suspension rod natin, no? So yung suspension rod natin guys, nabibili siya sa Electrolux Service Center, no? Or mayroon din naman ito sa online, no? So bumili lang kayo ng mga magandang klase, no? Pagdating sa online, no? Ayan. So ayan. So basta importante guys yung sukat niya, sim, no? Kasi kung mahaba, yan, ito yung luma kasi guys, wala na, durog na, no? Durog na yung mga spring niya. Kumbaga, hindi na balance yung spring. Kaya ang nangyayari sa kanya, kapag nag-spin or umikot na sa pagwawas, minsan pagbabalance pa lang, kumakalabog na, no? So, ang solusyon po niyan, kapag kumakalabog, kapag umikot, ay yung kanyang suspension rod, no? Kapag mabangga na sa body yung kanyang drum. So, sa lahat pong brand ng washing machine, ganun po, no? Kapag kumakalabog na siya sa pag-spin or pag-attempt pa lang umikot at maayos naman yung balance ng washing machine, so ang papalitan nyo po yung kanyang suspension rod or yung rod balancer na tinatawag nila, no? So maraming term kasi niyan, may suspension rod, may rod balancer, no? Na mayroon siyang spring. Siya kasi nag-handle ng drum, no? Kumbaga siya yung nag-hold ng drum para hindi siya mag hampas sa body, no? So kapag isa kasing spring diyan ang bumigay, ayan. So ito guys, isusuot lang natin yung isa, no? Ganun lang, susuot nyo lang siya diyan sa butas sa ilalim. Pag natusok nyo siya diyan sa butas, hatakin nyo na doon sa taas, no? Para mailagay nyo na siya. Yan, ganun lang naman po ang paglagay nito guys. Madali lang naman siya, no? So ayan, pag nasuot nyo sa ilalim, ayan, saka nyo na siya isabit, no? Ayan, sasabit nyo na siya dito, ayan. Dito nyo po ilagay, no? Nakasabit lang naman yan dito, no? So, ganun, no? Bali yung apat na yan. Ganun ang gagawin nyo. So, ang gagawin nyo, pagtanggal ng isa, palit yung isa, no? Para hindi kayo mahirapan. Huwag nyo sabay-sabay yung tanggal, no? So, ayan. Tulad dito, guys, oh. Basag na, ayan. Kaya, ang nangyayari sa kanya, hindi na balance, no? Ayan. So, paisa-isa lang ang pagpalit, guys, no? Kapag natusok niya na yan, isabit niyo naman siya dito, no? Ang importante guys, same yung haba ng inyong
rod na ipapalit. Kasi kung maiksi or mahaba, masyado siyang mababa. Pag mahaba, no, sasayad naman yung motor. Kung maiksi naman, babangga naman siya doon sa kanyang takip, no? So kailangan isakto talaga yung sukat ng inyong mailagay, no? So ayan, so ganun din dito sa kabila, guys. So ganun lang po, no? Hindi naman siya ganun kahirap magpalit nito, no? Sa mga nag-DIY, kayang-kaya naman ito gawin. Ayan. So ayan, pagka itusok nyo na yung isa, islant nyo lang konti yung washing, tapos ipasok nyo siya doon sa butas nung pinagkasabitan ng drum, then isabit sa taas. So ganun lang. Ayan. Ayan po, no. So sa mga gusto pala magpa-service sa amin, message na lang kayo sa aming Facebook page, Northier Repair Shop, or comment kayo sa aming mga videos, or tawag kayo dyan sa number na nakalagay sa aming thumbnail. No, may number naman kaming iniiwan dyan kung gusto nyo po magpa-service sa amin. Ayan. Ayan. So tapos na yung tatlo, isa na lang, no. Ayan. Ayan. So, ito guys, matagal na itong washing machine, no? More than 10 years na po ito sa may-ari, no? So, medyo kinakalawang na siya, pero buhay pa rin, no? So, talagang matibay yung mga gaitong model at brand ng washing machine. No, ayan. So, yun. So, ayan, ilagay na natin, guys, no? Ayan. Nag-isa na lang, ilagay na natin. Ayan. Palit natin yung bago. Ayan. So, hindi pa pala nakapag-subscribe sa channel namin, subscribe po kayo. At marami pa tayong mga videos na ilalabas, no? So, patuloy po kami nagbibigay ng mga idea kung paano gagawin yung mga washing machine natin, no? Lalo na sa may mga automatic washing machine. Later on kasi magkakaproblema yung washing machine nyo. So, isa sa mga videos namin, sigurado makatulong sa inyo, no? So, ayan guys, no? Nailagay na natin lahat. Ito na yung pagkakataon, i-testing na po natin, guys, no? Lagay natin sa spin, no? Tingnan natin kung umiikot pa, no? Or maganda na yung ikot niya, no? So, ayan, testing natin. Lagay natin sa spin. Ayan. So, then, ayan guys, kung mapansin nyo guys, umiikot na, no? Ang ganda na ng ikot niya, guys, oh. Halos walang kagalaw-galaw, no? So, kanina, nung testing namin yan, masyadong magalaw. Okay guys, maraming salamat sa panood. Bye-bye!